Good day everyone! Welcome to my channel! Tunghayan po natin ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Till I Met You. Kaya't kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video at click na rin po ng subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang upload. Magpapaalam na po ako. Ipinatong ni Bea ang jewelry case na naglalaman ng sapphire jewelry set sa ibabaw ng coffee table. Malungkot siyang tiningnan ni Doña Imelda. Pagkway sinabi nitong maupo siya sa silyang katapat nito. Nakaayos na ang kanyang mga gamit. Naiimpake na rin ni Yaya Leti ang kanilang mga damit at nasa pickup truck na ni Lance ang kanilang mga maleta. Si Dino ang maghahatid sa kanila sa airport. Ilang araw matapos mailibing si Mario Sevilla, ay nagpasya siyang bumalik sa Maynila. Kinausap niya si Lance at sinabi niya ritong wala na siyang balak na tuparin pa ang habili ng kanyang ama na maghiganti sa pamilya nito. Napatunayan na rin niyang totoong sa states na ninirahan ng ama nito na mga panahong naroroon sa dapitan ang kanyang mga magulang. May mga larawan at dokumentong nagpapatunay niyon na mismong ang biyenan pa niya nagpakita sa kanya. Alam kong napakasakit sa iyo ng mga nangyari, iha. Nauunawaan kita kung bakit gusto mong umalis, pero liban sa kapirasong pangalan na kailangan palitan sa inyong marriage certificate, you and my son are very much married. Wika ng Donya. Pagkatao ko po ang katumbas ng kapirasong pangalang iyon, mama. Naroon na ako, pero itatapon mo na lamang ba ang pag-iibigan niyo ng anak ko? Ang pagkakataon ninyong muling lumigaya at bumuo muli ng pamilya dahil lamang sa mga pangit na alaala ng nakaraan? Paano po kami lubos na liligaya ni Lance kung alam namin hindi na mabubura pa ang mga pangit na alaalang iyon? It would always be there. Tuwing makikita ko siya o kaya ang papa, ay maaalala ko ang mga nangyari sa pamilya ko. Tuwing hihiga ako sa gabi katabi ng anak nyo, ay maiisip ko ang namatay naming anak. Hindi ko alam kung makakaya pa ng panahon na burahin ang mga sugat na iyon. Wika ni Bea. Napailing ito. Gusto kong tandaan mo, iha. God, not time, heals all wounds. Kapag na-realize mo iyon sa sarili mo, I want you to remember na laging bukas ang tahanang ito para sa'yo. Pinangiliran ng luha si Bea. Sana nga ay maging totoo iyon sa kanya at kay Lance. Tumayo na siya. Tumayo rin ito at niyakap siya. One thing more bago ka umalis, Bea. It's true na hindi nabubura ang nangyari sa nakaraan. But it is comforting to know that memories do fade. Wika pa ni Doña Imelda. Nasa pinakatuktok ng balkonahin ng three-story cottage si Lance nang magpaalam si Bea dito. Inilagay niya ang kanyang wedding band sa palad nito. Don't you love me anymore? Malamlam ang matang tanong ni Lance. Not since did I ever tell you I love you? Sagot ni Bea. Napatungo-tungo ito, lalong lumumbay ang mga mata. Siguro nga, pero naramdaman kong minahal mo ko. Ano bang saysay ng pagmamahal if it is founded on lies and deceit? Maaari naman tayong magsimulang muli. Just let us forget the past. Makakalimutan ko nga siguro ang pagkamatay ng lolo't lola ko, ng kapatid ko, ng pagkagahasa kay mami. After all, wala pa ako nang nangyari ang mga yon. Pero ang sanggol na dinala ko sa sinapupunan ko, iyon ang mahihirapan kong kalimutan, Lance. Napahugot ito ng hiningang sandali at natahimik bago siya balingan. Nakita niya ang pagingilid ng luha sa mga mata nito. I'm sorry about Angelo Bea, pangalan ng anak nila. Nasa mga mata nito ang taus-pusong pagsisisi. May tila tinik na nahugot sa kanyang dibdib si Bea. Yeah, I'm sorry too. Nararamdaman niya ang pamamalisbis ng kanyang luha. Waring kailangan lamang na mailabas nila kapwa ang mga salitang iyon upang umalpas ang bigat sa kanyang dibdib. May karapatan ka pa rin dito sa asyenda. You can claim your share sa ating conjugal properties anytime you want. Wika ni Lance. Wala akong kukunin dahil pareho nating alam na wala akong karapatan. Saad ni Bea. Asawa kita at para sa akin ay magpapatuloy na ganoon. Sabi ni Lance, I'm going.
wika ni Bea dahil wala na siyang alam pang dapat sabihin. Nilapitan siya nito at niyakap na mahigpit. Ninamnam niya sa huling pagkakataon ang mapabilanggo sa bisig nito habang gumaganti siya ng yakap. And then it was the time to leave. Inilalagay na ni Bea ang mga naipon niyang larawan sa asyenda sa isang kahon nang mapatuon ang pansin niya sa isang picture ni Dino. Kuha iyon nung kasal nila ni Lance. Mugshot iyon. Medyo nakataas pa ang baba sa pagkakapos nito. Talagang pamilyar sa kanya mukha nito. Hinanap pa niyang iba nitong larawan. Sa isang partikular na kuha nito, natuon ang pansin niya. Medyo nakataas din ang baba nito at liyad ang dibdib habang naghahalukip-kip. May isa pang tao siyang kilala na ganon din mag-pose sa camera. Iniwan niya ang ginagawa sa silid at hangos na lumabas. Tinungo niya ang dating silid ng kanyang mga magulang. Nananatiling malinis iyon at maayos. Naroon pa rin ang dating gamit ng mga ito. Ang mga damit lang ang pinaalis niya roon noon. Isang drawer ang binuksan niya at kinuha roon ng isang photo album. Saglit pa at nakatunghay na siya sa tila replica ng larawang tinitingnan niya kanina. Larawan iyon ng kanyang ama. Inalis niya sa album ang larawan at hangos na muling bumalik sa kanyang silid. Kumakabog ang dibdib niya ng pagkakataong pagtabihin ang dalawang larawan. Hindi lamang ang stance ang magkapareho sa kanyang ama at kay Dino. Ang bilugang hugis ng mukha, ang maliit at matangos na ilong, ang medyo chinitong mga mata, pati na ang kulay ng balat ay magkatulad ang mga ito. Something told her that it was not just a freak act of nature. Iba ang kutob niya. Tinawag niya si Yaya Leti at ipinakita rito ang larawan. Sinabi rin niya rito ang kanyang obserbasyon. Nagkataon lang siguro na magkahawig sila. Nangyayari naman talaga ang ganoon. Sad naman ito. Pero bakit pareho sila ng kilos ni Daddy? Yaya, yung pagkunot-kunot ng noo, ang paraan ng pagtindig, at ang pagtataas ng baba. Pahihirapan mo lang ang sarili mo sa pag-iisip. Nagkataon lang yon, maniwala ka sa akin. Hindi kumbinsidong tura nito. Ipinagpatuloy niya ang pagliligpit at pagkatapos ay itinago niya sa kanyang handbag ang dalawang larawan. Mabilisan siyang naligo at nagbihis. Ikukonsulta niya kay Trisha ang kanyang obserbasyon. Nakikita nito ang kanyang ama noong nabubuhay pa ito. Nakita at nakausap din nito si Dino noong magpunta ito sa dapitan at dumalo ng kanyang kasal. Hihingin niya sa kaibigan ng opinyon nito sa kanyang palagay. Palabas na siya ng gate nang masalubong niya si Dino. Gulat na gulat siya. Muli niyang naramdaman ang pitlag na namumuong hinala sa kanya. Anong ginagawa nito roon? Inihinto niya ang kotse at ibinaba ang bintana niyon. Bea, maaari ba kitang makausap? Anong ginagawa mo rito sa Manila? Kailan ka dumating? I have something important to tell you. Dumiretso na ako rito mula sa airport. Nawala naman sa loob kong kunin ang number mo kay Lance bago ako pumunta rito. Mabuti na lang at naabutan kita. May lungkot na dumaan sa kanyang pagkarinig sa pangalan ng kanyang asawa. Ibinalik niyang muli sa garahe ang kotse at pinapasok ito sa loob ng bahay. So what brought you here? Tanong niya kay Dino nang kapwa na sila nakaupo sa sofa. Ipinaghanda sila noon ng merienda ng isang maid, ngunit isa man sa kanila ay hindi magawang galawin iyon. Parang gusto niyang mailang sa pag-aaral na ginagawa ni Dino sa kanyang kabuuan. Hindi ko alam kung maniniwala ka sa sasabihin ko. Try me. May kinuha ito sa inside pocket ng suot nitong jacket at ibinigay sa kanya. Isa iyong brown leather journal na buklatin niya. Bakit mo ito binibigay sa akin? Gusto ko lang basahin mo ang pages na may pananda. Kay Papa ang journal na iyan. Nakita ko sa mga gamit niya sa bodega. Nang itatapon ko na sana ang mga bagay na hindi na mapapakinabangan doon. I guess masasagot niyan ang mga pagtataka natin kung bakit gusto kanyang makausap noon bago siya mamatay, wika ni Dean. She again felt the quickening of her heartbeat. And you shall know the truth, and the truth shall set you free. Hindi niya alam kung kanino niya madalas marinig ang mga salitang iyon. Ngunit bigla-bigla, sumagi sa isip niya iyon ngayon. Sinimulan niyang basahin ang unang pahina na may pananda. Labis ba ang kabayarang kinuha ko kay Luisito Ilustre, gaya ng sinasabi ng mga kaibigan ko? Para sa akin ay hindi.
pinatay ni Luisito si Mama matapos niyang papirmahin ito sa dokumentong nagsasalin ng mga ari-arian namin sa kanyang pangalan. Mabuti na lamang at si Papa ang nagtatago ng mga dokumento ng aming mga lupain. Wala na sanang natira sa amin ni Ramon kung nagkataon. Pero hindi ako tumahimik na lamang matapos ang mga nangyari. Ang nangungutang ay dapat magbayad, kasama ang tubo. Isa ang kinuha niya sa akin, dalawa ang kinuha ko sa kanya. Ngunit napatay man ang kanyang mga magulang, ay hindi ko na nabawi ang mga ari-ari ang kinamkam niya sa amin. Mas mabuti nang hindi umuwi rito sa Pilipinas ang kakambal ko. Baka siya pa ang pag-initan ng mga pulis. Ngayon ko lang naisip na pabor sa akin ang may kakambal. Maaari ako magtago sa kanyang identity. Her heart racing, inilipat niya ang pahina sa isa pang dahon ng journal na mayroon ding pananda. Ang mga babae ay pampalipas oras lang. Nang aaliw, nagpapaligaya. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, mukhang hindi ganoon lang ang dating sa akin ng bagong asawa ni Luisito. Maganda si Esmeralda. Sayang at buntis na ito nung bumalik ako sa Pilipinas. Pero talagang maganda siya. Kahit malaki na ang tiyan, tinamaan nga yata ako talaga. Naisip ko, pagkakataon na upang makaganti ako sa ginawa ni Luisito. Ang huling pahinang may pananda ang nagpayanig sa kanya. Mahal na mahal ko na si Esmeralda. Ngunit hindi niya ako magawang mahalin. At dahil hindi siya lubos na mapa sa akin, kinuha ko na lamang ang mahal niya. Mabuti nang akalain ng lahat na patay ang kanyang anak nang isilang niya ito. Palalakihin ko ang bata. Siya ang magdadala ng pangalan ko. Siya ang magiging tagapagpaalala ng pag-ibig ko kay Esmeralda. Matapos basahin ang journal, napatitig si Bea kay Dino matapos tunghayan ang journal. Iniabot niya ang handbag niya at kinuha roon ang mga larawan. Iniabot niya ang mga iyon dito. Ikaw ang batang iyon, hindi ba? Saglit nitong pinagmasdan ang dalawang larawan bago nag-angat ng tingin sa kanya. Ako nga, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko sa ginawa ni Papa. But it was redeeming to know na may natitira pa pala akong buhay na kadugo. Ikaw yun, Bea. Hindi na niya kailangan pa ng ibang pruweba upang maniwalang ito nga ang kanyang kapatid. Umiiyak na napasugod siya rito ng yakap. Kuya, that explain why I was fond of you. Anito nang magkalas sila. Kung bakit nalungkot ako nung umalis ka sa dapitan, iyon siguro ang tinatawag na lukso ng dugo. Saad ni Dino. Ako man, unang kita ko palang sayo, magaan na sa loob ko. Muli siya nitong niyakap at pinahiran ng mga daliri ang luha sa kanyang pisngi. Wala pala talagang kasalanan si Tito Marco sa ating ama. Yeah. Pero bakit kaya hindi sinabi yun ng papa mo bago siya nalagutan ng hininga? I guess, iyon ang ibig niyang sabihin nang ibulong niya sa akin ang you're not mine. Ang akala ko naman, kaya niya sinabi iyon ay dahil maiiwan na niya ako. Hindi na niya nasundan ang sinabi dahil muli na naman siyang inatake. Naging unconscious na siya sa pagkatapos. May isa pa akong ipapabasa sa'yo. Anito matapos siyang tingnan na para bang may tinatansya kung makakaya pa niya ang isa pang revelasyon. Ano? Ibinalik nito sa kanya ang journal. Basahin mo ang huling entry dyan ni Papa. Tumalima naman siya. Ayon doon, napatunayan daw nito na walang kasalanan ang daddy niya sa mga nangyari. Aksidente raw ang pagkamatay ng mama ni Ramon at Mario Sevilla. Isang matandang tauhan sa asyenda ang nagsalaysay rito ng totoong pangyayari kung paano namatay ang ina nito. Nakagat daw ng ahas ang kabayong humihila sa sinasakyan nito at sa pagwawala ng hayop ay nahulog ito at tumama ang ulo sa bato. Ang tungkol naman sa kayamanang di umano ay kinamkam ng daddy niya, iyon pala ay kabayaran ng babaeng Sevilla sa pagkakautang pa ng mga magulang nito sa angkan ng mga ilustre at sa pagkakaligtas dito sa sunog ng lalaking kapatid ng daddy niya na siyang ikinasawi naman ng hindi na niya nakilalang tiyuhin. Binasa niya ang huling saknong nang nakasulat doon. Sayang ng mga buhay, sayang ng mga paghihiganti na hindi naman pala dapat. Habang buhay ko nang papasanin ang bigat ng kasalanan ko sa pamilya ni Luisito. Sana kaya pa ng Diyos na patawarin ang mga kasalanan ko. Siya na sana ang bahalang magtuwid ng mga nagawa kong pagkakamali. Kapwa sila walang masabi ng kanyang Kuya Dino pagkatapos. Isipin na lang natin na naginip tayo ng masama kagabi, Bea.
Seryoso nitong wika nang makuhang magsalita. At ngayon ay umaga na. Tapos na ang masamang panaginip na iyon. Tapos na ang bangungot sa mga buhay natin, lalong-lalo na sa iyo. Tango lamang ang nakuha niyang itugon. Tama ang kanyang kapatid. Tapos na ang bangungot. Tapos na ang gabi sa buhay niya. Ngunit hindi niya iyon lubos na matanggap. Hindi habang naaalala niya ang isang walang malay na si Angelo. Can you stay here? Why don't you stay in my place instead? Naglihis siya na tingin sa tanong nito. Hinaplos nito ang kanyang ulo. Bea, patuloy na naghihirap ang kalooban ni Lance mula nang iwan mo siya. At kung magiging tapat ka lang sa sarili mo, alam kong ganoon ka rin. Bakit hindi niyo bigyan ng pagkakataong lumigayang muli ang inyong mga sarili? Si Angelo, hindi lamang kayo mag-asawang namatayan ng anak. Pero bakit nakausad ang iba pagkatapos? Acceptance lang yan, Bea. At least mapapatunayan na ninyong maaari pa kayong magkaanak. Maaari pang palitan ng pamangkin ko. Maaari pa kayong muling lumigaya. Wika ni Dino. Napatungo siya sa mga sinabi nito. Totoo naman iyon. Napatawad niya na si Lance at ito man ay humingi na rin ng kapatawaran sa kanya. Panahon na siguro upang ilibing na niya sa limot ang nakaraan. Ang galing mo mag-advise pero hanggang ngayon, hindi ka pa rin nag-aasawa. Wika niya rito upang pigilang maiyak na naman. Ikaw naman kasi, siniraan mo na yata ako kay Trisha. Parang inisnab niya na ako nung ikasal kayo. Hindi tuloy ako makaporma ng pagpapa-impress. Pakwela namang tugon nito. Napangiti siya. Sorry ka na lang, may boyfriend na siya. Natatawang sabi ni Bea. Bokya na pala agad ako. Iiling-iling na saad naman ni Dino. Baon ang mga sinabi ng kapatid, pangaral ni Yaya Leti at Trisha, at ang mga sinabi noon sa kanya ni Doña Imelda, nagpa siya si Bea na bumalik sa dapitan. Pagkakita ni Doña Imelda kay Bea, ay napaluha ito. Are you staying for good? Tanong agad nito sa kanya. If Lance would still have me, mananatili na po ako rito. Sagot ni Bea. Mahigpit siya nitong niyakap at sinabing kung si Lance ang nais niyang makita ay nasa parang ito. Kaagad niya itong pinuntahan. Nakita niyang nakadukmo sa ibabaw ng stone bench si Lance. Yumuyugyog ang mga balikat nito at agad siyang nakaramdam ng pagkaawa dito. Pero ngayon ay narito na siya. Tila naman nababahira ng kaunting takot ang pananabik na nararamdaman niya. Paano kung nasaktan na niya ng husto si Lance at ayaw na nito sa kanya? Saad ni Bea sa sarili. Hapon na noon, inihatid siya sa hideaway ng kanyang kuya Dino. Umalis nga lamang ito kaagad upang makapag-usap daw sila ni Lance ng masinsinan. Sinikap niyang kalmahin ang sarili at nagsimula na siyang humakbang. Maingat niyang ibinaybay ang daan sa pagitan ng mga ligaw na bulaklak patungo sa silungan. Akmang hahawakan niya na ito sa balikat nang bigla itong magsalita. Go away! Uuwi ako kung kailan ko gusto. Masungit na sabi ni Lance. Natuptop niya sa bibig ang kanyang mga kamay. Hindi niya masisisi si Lance kung naging masungit na ito ngayon. Sorry, sige. Hihintay na lang kita mamaya sa bahay. Wika ni Bea. Pero bago pa siya makahakbang paatras, ay nag-angat na ng ulo si Lance. May luha sa mga mata nito. Bea, kung mapapatawad mo pa ako sa pagtanggi ko sa iyong magsimula tayong muli, pumapayag na ako ngayon sa gusto mo. Lakas loob niyang hinayag ito. Kiss me, wika ni Lance. Nagulat man si Bea sa inuutos, ay tumalima siya. Naupo siya sa tabi nito at hinawakan ito sa gilid ng mukha. Maingat niyang dinampian ng halik ang mga mata nitong may bakas pa ng luha. Sa kanya idiniit ang bibig sa mga labi nito. And then he kissed her. Hungrily, passionately. Pumalibot ang mga bisig nito sa kanya at mahigpit siyang niyakap na parabang hindi na siya nito magpapawalan pa. Tinugon naman niya ang halik at yakap nito ng iba yung sidhi. You're real. You're really here. Tila hindi pa rin makapaniwalang saad nito nang matapos ang inisyal nilang pananabik sa isa't isa. I'm sorry for all the misery I've caused you. Bulong ni Bea. Sabihin mo lang na papakasal ka ulit sa akin. Hindi mo na kailangan pang humingi ng tawad. Saad naman ni Lance. Yes, I'll marry you. I'll marry you again, hon.
At dahil parang hindi pa sapat ang higpit ng yakap niya kanina, muli na naman silang yumapo sa isa't isa. Does that mean kaya mo nang kalimutan ang naging kasalanan ko sa pagkamatay ni Angelo? Hindi ko malilimutan ang nangyari sa anak natin, pero napatawad na natin ang isa't isa, hindi ba? Naisip kong nangyari ang lahat ng iyon for us to learn the lessons. Mali ang naging simula natin at nasa atin ngayon ang chance para itama iyon. Your mother was right. God, not time, heals all wounds. I'm optimistic na sa pagsisimula nating muli, bibiyayaan na niya tayo ng totoong kaligayahan. Wika ni Bea. Makalipas ang 2 linggo lamang ay muling idinaos ang kasal na Lance at Bea. 7 tao lamang ang nandoon. Bukod sa kanilang 2, naroon din ang mga magulang nito, si Kuya Dino, si Yaya Leti, at ang pastor na nagkasal sa kanila noon. Iyon din ang eksaktong araw nang ikasal sila 1 taon nang nakakaraan. Si Lance ang humiling na sa hideaway gawin ang seremonya. Siya naman ang humiling na sila-sila na lamang ang dumalo at huwag nang mag-imbita pa ng ibang tao. Bukod sa nais niyang maging solemn ang kanilang 2 kasal, naisip niyang sa ganoong paraan ay hindi nalilikha ng pag-uusapan ang kanilang gagawin. Marami ng kontrobersyal sa nangyari ng Hacienda Sevilla at ayaw na niyang dumagdag pa naman doon. Isang simpleng white dress lang ang kanyang suot. Si Lance naman ay isang long-sleeved cream shirt at kulay crema ring slacks ang suot. Wala ang formalidad na dating na naroon sa una nilang kasal. Nagkakatawanan pa sila habang sinabi ng pastor ang sermon nito. Dahil ayon dito ay masyado raw silang nawiling makinig ng sermon kaya inulit na naman nilang magpakasal. They wore the same wedding rings. Hindi maiikaila sa kanilang mga anyo ang pag-ibig sa isa't isa at ang kaligayahan sa panibagong pagkakataong iyon. Kaya naman nang ideklara ng pastor na sila ay kasal na, isang matamis at malalim na halik ang kanilang pinagsaluhan ni Lance. Hindi alintana ang maingay na pangangantsaw ni Dino na sinundan din ng kantsaw ng iba. At last, sweetheart, you're really my wife now. Abot ay ngangiting sabi ni Lance nang magkalas sila. Ikaw na ngayon si Mrs. Bea Ilustre Sevilla. Yes, I'm so happy. Me too, and I'm glad. Mabuhay ang bagong kasal. Maingay na sigaw ni Dino. Mabuhay! Ayon naman ang lahat. Manipis na hibla pa lamang ng liwanag ang mababanaag sa silangan ay nakasilip na si Bea sa labas ng bintana ng cottage. Iyon din ang dating hidden cottage na tinuluyan nila ni Lance nang una silang mag-honeymoon sa malaparaisong lugar na iyon. Naramdaman niyang pumupulupot ang mga bisig ni Lance sa kanyang baywang kasabay ang paghalik nito sa kanyang pisngi. Good morning, sweetheart. Pumihit siyang paharap dito. I love you. Oh, what a way to wake up. Kay lakas ng ngiting bulaslas nito. If you promise me na umaumagang maririnig ko sa iyo ang deklarasyong yan, then I promise you, every weekend dadalhin kita rito. Ngayon pang dinarayo na ng mga turista ang resort, we can go everywhere we please to go. Nabanggit na nito sa kanya na lumakas daw ang kita ng resort mula nang maitayo ang closed cottages at swimming pool contrary sa inakala niya noon na malulugi lang iyon. Promise me only one thing. Just say it and you'll have it. Itinaas pa nito ang kanang kamay na tila nanunumpa. That you'll stay this way in love with me. Kahit pareho na tayong nakatungkod. Saad ni Bea. Promise. Kahit uugod-ugod na ako, I will still love you like the way I love you then and now. He sealed the promise with a sweet kiss. I love you, dear Bea. At nagtagpo ang kanilang mga mata sa liwanag na nagsimula ng sumikat na araw. Nasa palitan nila ng tingin ang unspoken understanding na itatago na nila sa malayong sulok ng kanilang alaala ang masasakit na nangyari upang kung dumating ang sandaling balikan man nila ay hindi upang muling makasakit sa kanilang damdamin kundi upang alalahanin sa kabila niyon ay nakausad sila na nagwagi pa rin ang kanilang pag-ibig sa isa't isa. At dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-iibigan ni Bea at Lance. At sana'y muli niyo po akong samahan sa susunod pang mga kwento. Maraming salamat po! Keep safe, everyone!